Ayan. Nakikita na po? Opo. Okay, thank you. Thank you din sa mga thank you din sa ating mga MCs, no? Mga student MCs. And as well as to your principal, Dr. Teresita A. Cruz, maraming salamat din. Thank you, Ma'am Jerlyn, for inviting me, no? Actually, medyo nahirapan akong umuo kasi yung unang topic sa akin ay hindi masyadong hindi ko masyadong gamay yung unang topic na parang napupusuan ni na Ma'am Jerlyn at ni Ma'am ni Sir Elmer. Tapos sabi ko baka pwedeng iba na lang ang i-discuss ko, and dito nga kami napunta sa IMRaD style ng SIP. Okay, so welcome to the webinar on SIP or Science Investigatory Project, the IMRaD style. So once again, I am Mr. Gerald Desmartos, and I was tasked to present the SIP format which you will be using for your research capstone project. You can find me at my email, gerald.martos01@dep.gov.ph, and on my YouTube account, sciencesenseiTV. Bago kayo mag-alisan sa ano sa online, mga online mamaya, no? Mag-subscribe muna kayo sa aking YouTube channel, okay? So Gina, parang kinakabahan ako. Okay, let's start with the first set of slides. Ayan. Word of caution though, no? Yung subject na i-discuss natin, itong subject na ito ay usually dinidiscuss ng isang semester. Pero kukunin natin siya ng isang oras, okay? So medyo ma-overload tayo ng information, pero I will send you my PowerPoint presentation, no? Tapos pwede nyo siya mapag-aralan ulit or mabalikan yung ating discussion pag na-send sa inyo ni Ma'am Jerlyn yung link ng ating Google discussion, okay? Gina ulit. Okay, let me share this one brilliant aerospace engineer who had to say something about research. His name is Werner von Braun. Ang sabi niya, "Research is what I'm doing when I do not know what I'm doing." So, it is a tricky statement, pero it makes sense, di ba? When you don't know something, ano ang ginagawa nyo? Yung mga students natin, kapag may hindi kayo alam na isang bagay, ano ang ginagawa natin? Pwede kayong sumagot, no? Pwede kayong mag-type ng answer sa ating chat box dito sa Google Meet. Pwede kayong mag-open ng mic, no? And wag na magsabi ng permission to speak. Diretso na lang magsalita, no? Pakiramdaman na lang. Ano ginagawa nyo kapag may isang bagay na hindi kayo alam? Yan, nagtatanong-tanong daw, sabi ni Yasmin K. Okay, nagtatanong-tanong. Okay, that's good. Ano pa? Yun po, research po. Ano po? Nagre-research po. Nagre-research, ayan. Nagre-research talaga, ano. So, ganun din, nagtatanong-tanong sa mga expert or sa may mas alam dun sa mga topic. And isa sa mga pinakamadaling gawin ngayon, kunin ang cellphone, no? Buksan ang data, ang internet, tapos i-search si Google. Yan ang pinakamabilis gawin para malaman natin yung mga bagay na hindi natin alam. And that is already research, okay? That's according to Werner von Braun. Now, according to my kumpare, Brian Geisler, sabi niya, research is spending 6 hours reading 35 papers so you can write one sentence containing 2 references. No, totoo naman, di ba? Medyo aminado tayo dyan. Alam ko itong grupo natin ng STEM, grade 12 na itong mga to, kaya meron na kayong practical research 1, practical research 2, and 3I, no, yung inquiries. So, danas natin yan, especially if we really wanted to present a good paper, no, to submit a good paper, talagang nagbabasa tayo ng mga papel related to our study para magkaroon tayo ng maayos na mga RL and RS, okay? So, 6 hours reading 35 papers so you can write one sentence containing 2 references. Nakakalungkot kasi sobrang nakakapagod, pero worth it siya kapag nagawa mo ng mahusay. Next, ayan, of course, meron din tayong isi-share na quote from our very own Senator Cynthia Villar, no?
Ano, familiar ba kayo dun sa famous statement niya about research? Anyone? Yes po, Michael, yes. Ano yung sinabi niya? You may open your mic, no? Ano sabi niya? It was 2019, I guess, no? Around October. Hey, hindi ko po sure exact word, pero parang ganito po yung term niya, yung parang bakit baliw na baliw pa yun sa research. Yun. Thank you, Michael. Ayan. Sabi niya, no, baliw na baliw kayo sa research. Aanin nyo ba yung research? Okay? Pero para makita natin yung buong konteksto ng kanyang statement, ito yung kompletong transcript ng sinabi niya sa isang Senate hearing, no, noong October 2019. Sabi niya, 150 million sa research, 265 million sa calamity assistance, and then 468 million yung sa machinery out of budget na 1.2 billion. So, ibig mong sabihin, bakit parang lahat ng inyong budget puro research? Baliw na baliw kayo sa research. Aanhin nyo ba yung research? Ako, matalino akong tao, tingnan natin yung may underline na, no, na statement. Pero di ko maintindihan yung research nyo, lalo na yung farmer. Gusto ba ng farmer yung research? Di ba ang gusto nila eh, tulungan nyo naman sila? Yan. So, focus tayo dun sa may underline words. No? Aside from the fact na ang na-hype sa media ay yung baliw na baliw kayo sa research, no? Naging patok yan sa mga senior high students na katulad nyo. Kasi, di ba, naka-relate kayo, di ba? So, ang tingnan natin ngayon ay yung may underline words. So, sabi dyan, di niya raw maintindihan yung research. I do not know kung talagang totoo yung sinabi niyang di niya maintindihan yung research nung isang department, I guess, Department of Agriculture yata ito. Pero, lumalabas na sa sinabi niya yon, karamihan pa rin sa mga tao ay may tinatawag na knowledge gap pag dating sa research. Ano yung knowledge gap? Sabi ni Racoma in 2019, there is a gap that needs to be bridged in order for us to appreciate the value of research. Now, so, nasaan ba talaga ang problema? Nasa mga farmers ba? Or sa mga simpleng tao na nahihirapan intindihin yung research? No? Kung titingnan mo kasi sa point ng senador, kapag farmer ka, mas madali sa iyo na kunin yung tulong in cash, no? Kesa yung ang point kasi ng senadora parang ganito, ano, you may disagree kung hindi kayo ano, kung hindi kayo sang-ayon sa sinabi ko. Pero ganito ang pagkaka intindi ko sa sinabi niya, mas prefer ng mga kapatid nating magsasaka yung tulong pinansyal kesa yung bibigyan sila ng papel about research. Okay? Di ba parang ganun yon? Parang ganun yung kanyang idea na ano hinga ba naman nila itong mga puro papel na ito? Well, may isang point lang na na-miss ang ating senadora, and I think that is the value of research. Sa totoo lang kasi, ang value ng research, medyo matagal siyang maramdaman. Tama? Medyo matagal siyang maramdaman. And yung benefits ng research, parang hindi natin masyadong nakikita. No? Aside from talagang mahirap siyang gawin, no? Danas natin yan. Mahirap siyang ipaintindi sa common masses. No? And talagang merong gap. Merong knowledge gap between common people and research. Now, ano ang task natin bilang academicians? Ano ang task natin bilang kayo mga students? You will be future professionals. And I guess, may magiging part dyan, of course, no? Nasa STEM strand kayo. May mga magiging part dyan ng mga research departments. Okay? Ano yung role nyo para ma-close itong gap na ito? I guess, ang role natin, no, ay ipaintindi, no, i-communicate ang research sa common masses para hindi lang nila nasasabi na ang research ay para lang sa mga elite, no, para lang sa mga knowledgeable, kundi yung benefits ng research lahat tayo nakakaramdam, no. For example, when I visited the Philippine Nuclear PNRI, Philippine Nuclear and Research Institute sa Diliman, no, sa Quezon City, meron silang research doon about palay.
heat resistant and flood resistant pala, no? Kahit sobrang tagtuyot, kahit malubog sa baha, hindi basta-basta masisira yung bigas. Something like that yung kanilang ano, yung research nila, that was way back to 2013 yata, 2014. So, maaring hindi natin alam yung mga papel about this, no? About those researches. Pero natatanggap natin yung benefit, no? Nagigets niyo yun, ano? Nakukuha natin na nagre-reap tayo ng benefit ng research. So yun yung closing the gap between the research and the masses. So hopefully pagdating ng mga panahon, maging kasama namin kayo students sa pag-bridge ng knowledge gap na ito between the masses and between the masses and the academic research. Okay? So much for that, na? Ito lang naman talaga yung isang tanong na gusto kong sagutin natin or gusto kong i-discuss sa inyo ngayong araw na to. Nakasumpung ulit ka na, revise pa rin daw. Hanggang kailan po ako mag-a-adjust? Yan. Sino naman nakaka-relate dyan? Sabihin ni Ma'am Jerlyn or yung mga previous research teachers nyo, oh, ulitin mo to, i-revise mo to, mali ito. Yeah, ganyan, di ba? Minsan, kahit sobrang pinag-isipan na natin, medyo pagdating sa teacher, may mga ano pa rin, sablay pa rin. No? So, sa katotohanan, ito talaga yung gusto kong i-discuss sa inyo. What is IMRAD style? What are the distinct parts of IMRAD style? And how to write the SIP using IMRAD style? Sige, punta na po tayo sa first question. Familiar ba kayo pag sinabing IMRAD? Narinig nyo na ba ang IMRAD before? Or ngayon nyo lang siya narinig? Anyone? Eh, parang klase lang, no? Teacher kasi ako. Nagtatanong-tanong. Anyone? If not, ngayon lang po narinig. Ayan na. Thank you, Michael. Sige, yung iba dyan, kumusta? Galaw-galaw tayo, ah. Pwede naman naka-off cam, ano, pero ayan, makinig lang tayo. Pwede na rin mag-research habang nag-discuss tayo. Hindi po pa familiar. Okay. So, IMRAD stands for Introduction, Methodology, Research, and Discussion. That's why it was called IMRAD, no? It is an internationally recognized scientific writing format according to Gonzalez in 2005. And scientific journals around 1940s began to adopt IMRAD. And by then, it immediately became the most influential format for research papers among the leading scientific journals. That's according to Selassie and Pereira in 2004. Now, bakit ito yung kinonsider? Kasi nagpresent ako kay Ma'am Jerlyn last week kung ano yung tipo niyang style na ibibigay sa bata. Considering na we are facing, you know, this health crisis, sobrang onti lang ng time para makapagsulat ng research. Nagpresent ako sa kanya ng mga format and napili niya ito. Actually, napagkasunduan namin na ito yung i-discuss kasi, yes, it possesses all the essential parts of a research paper but is trendier, meaning mas in, parsimonious. Medyo cheap siya. Mamaya malalaman niyo kung bakit naging cheap. No? Hindi cheap na, you know, yung mga kanto term na cheap. No? And is less verbose or konti lang, less verbose compared to the classical thesis style. Kung 'di ba hindi pa tayo nagkakaroon ng pandemic nung nagsimulan second quarter and I guess yung PR1 nyo ay diniscuss nung second quarter ng grade 11 kayo, yung format na ginagamit commonly ay yung thesis style, yung mga nakapag-SIP diyan. Yung isa-isang part sa introduction makikita ulit natin, ano? And it is short but concise research style which could save mentoring and consultation time for both the student researchers and teachers teaching research. So with the distance learning and yung consultation time very limited, no, nahirapan ang mga teachers na i-deliver ang contents ng curriculum guide, no, PR1, PR2 and 3 ay medyo mahirap i-deliver ngayon. Kaya meron naman tayong research format na may i-deliver lahat ng nasa CG curriculum guide pero mas maikli. Okay?
And last, it is recognized by local and international research presentation, publication, and conferences. Maraming mga halos karamihan no, sa scientific articles and conferences ngayon, IMRAD format na ang sinusunod. If you are familiar with race or research advocacy through community empowerment by Ascendance Asia, no, isa siyang international organization dito rin sa Asia nakabase, no, ano siya ang nire-require niya na format ng paper ay naka-IMRAD format, no. Isa lang yan sa maraming mga conferences or parang mga organizations na nagre-require ng IMRAD style sa pagsasubmit ng papers, no. Sumali kami niyan last 2019 March yata. And ang idea dyan, para isa siya sa pinakamalaking research gathering sa buong bansa kasi that day sa buong Pilipinas, nagkaroon ng sabay-sabay na presentation ng research. And sa Rizal Province, sa Taytay siya ginanap. Okay? Yan. If you have questions, pwede po kayong mag-type, no? Or kung medyo mabilis ang discussion natin. Okay, pwede ko pong magsalita or mag-react. Okay, second question na po tayo. What are the distinct parts of the IMRAD style? Ito na po siya. There are four distinct parts or main elements for the IMRAD: introduction, methodology, results in discussion, conclusion, and recommendation. Hindi kasama ang CR sa conclusion and recommendation dun sa meaning ng IMRAD, no? Kasi in other papers, hindi inilalagay si conclusion and recommendation. Talagang results and discussion. Tapos sa dulo nun, nakalagay lang yung conclusion and recommendation. Pero for our for this SIP, ilalagay natin, kailangan natin makita ng malinaw kung ano yung conclusion, no, and kung ano yung recommendation, kaya nakalagay dyan. Okay, now let's compare it to the Germanic style or yung classical thesis style na familiar tayo. Ano nga ba ang mas konti? Tingnan natin. Ayan, di ba? Kung sige, i-absorb muna natin, ano. Ayan, na-absorb na. Ayan, yung nasa left side nyo, yan yung classical thesis style na alam natin, no? Ang tawag dyan ay Germanic, no? Germanic style, i-type natin. Yan, yan yung alam kong familiar talaga kayo, no? Germanic style ang tawag dyan. Yan yung classical or parang yung mga dati pang style ng research na ginagawa natin. Now, if you can notice on the right side, nandiyan naman yung IMRAD style and talagang compressed siya kung nakita nyo. Yung chapter 1, no? Yung chapter 1, buong chapter 1, nasa introduction 1.0, nandun siya, no? Review of related literature, part siya ng introduction. Bakit? Di ba sa introduction marami ka nang nilalagay? Para dire-diretso na yung train of thoughts ng reader, dapat right after ng intro makikita na rin ang literature. Hindi na siya naka-separate na chapter. Dapat nandun na talaga siya sa introduction, no? Right after ng intro. And then, conceptual framework is very much important in SIP. Then yung methodology, ito ang medyo inisa-isa kasi alam naman natin ang methodology, isa yan sa mga pinakamabigat na parts ng research, no? Design, study sites, yan. Didiscuss natin yan isa-isa mabilis mamaya. Kasi nga kukunin lang natin na isang oras, no? Nagsimula tayo 8:20 yata tayo nagsimula. And then yan. Sige, absorb nyo muna. Kasi didiscuss na naman natin isa-isa yan. Ayan. Siyempre, sa nakita natin, mas prefer, parang mas ramdam natin na parang kayang tapusin itong IMRAD style. Pero I do hope na with the succeeding slides, mas magamay nyo ang IMRAD style and magamit nyo sa pagsusulat ng inyong SIP. Kasi sa amin, sa Cainta Senior High School, even for PR2, no, sa practical research to quantitative research, ito na yung inadapt namin. And
hopefully na nadalian sila kasi may mga nakatapos ng papel, may mga hindi rin naman talaga nakatapos, and binibigyan ang mga kids ngayon, ng mga students ngayon ng medyo ano, alam niyo yun, leeway para may mga kasi hindi talaga kayang tapusin kasi ang daming mga constraints. So naiintindihan naman natin yun because we are in health crisis, okay? Next. Yan. How to write the SIP using IMRaD style. Unahin natin sa introduction, no? Introduction pertains to the rationale of the study. It is brief, clear, and straightforward. It is written mostly in present tense, no? Kapag nagsa-cite kayo, Martos in 2021 states that IMRaD style is favored over blah blah blah, no? Nasa present tense lagi siya. And then it tells why the reader should find the paper interesting, no? Dito yung part na ina-advertise mo yung study mo. Yan, nandiyan yung aking baby, medyo naririnig yata sa background. Dapat kasi nasa intro yung talagang part na kapag binasa ng reader, magiging interesado sila. Much easier said than done, di ba? Medyo mahirap i-advertise ang paper. And it explains why the author carried out the research. So parang ano ba talaga ang laman ng intro? No, medyo mahirap siya. Parang kung, sige, magsulat ka ng introduction. Pero kung walang pattern, medyo mahirap talaga siyang sundin, no? Kasi dapat. Since compacted, no, or compressed ang IMRaD or ang introduction, nakita nyo kanina yung chapter 1 ng classical thesis style, ang daming parts na nasa introduction, di ba? So dapat meron yung aim of the study, dapat nandoon yung mga gaps dun sa mga present literature, may background na doon, di ba? Nandun yung extent ng problem, nandun yung nature ng problem ng study. So dapat naka compress na lahat doon. So paano siya gagawin, no, para hindi tayo naliligaw at hindi sabog yung papel, lalo na sa introduction part? We follow the TIOC approach, no? Are you familiar with the TIOC approach? You could actually adapt this sa introduction, no? Kahit bumalik tayo sa classical thesis style kapag kayo ay college na, pwede niyo i-adapt itong TIOC approach. What do we mean by TIOC? Okay, let's begin with the trends. Trends for T, I for issues. Ano kaya ang O? Tumitingin ako sa ating in-call messages. Ano kaya ang meaning ng O? Ayan na, objective. Napindot ko ba? And the last one, letter C. Ano kaya ang letter C? Okay. Letter C. Challenge. Contribution. No? So, kapag sinunod mo ang TIOC approach, pwede ka nang makagawa ng substantial introduction. Now, isa-isahin natin yan. Ano? For the trends, ano dapat ang tinatanong or ano dapat ang sinasagot mo kapag magsusulat ka about the trends? What trends in the literature have taken place? Ano na ang nangyayari sa literature? No? As regards your topic, ano ang sinasabi ng literature doon? No? So, it should give the reader sufficient background information para maintindihan na ang research mo ay mahalaga, na ang resulta ng research mo ay importante, no? So yan yung nilalagay natin sa trends. Now for the issues, di ba merong mga current trend na nangyayari sa literature. Sa mga current trends na iyon, meron bang issue or meron bang gap or controversy na in-erase yung mga previous researchers? So pwede mo siyang ilagay diyan. So pwede mong isulat ang mga iyon, no, lahat ng problematic side ng literature about your study, pwede mong ilagay sa issues. What gap in knowledge do you want to try to fill? Okay, so ayan yung ano yung mga
controversy na gusto mong i-resolve, yun yung ilalagay natin under issues. And next, for the objectives, which among the issues on the literature do you find problematic? So, meron ka ng issue, ano dun yung problematic? And how do you want these issues to be addressed? Yun yung magiging objective ng study mo. So, yan na yung aim ng study. So, kapag na-present mo yung trend at yung issue, makukuha mo na yung mga shortcomings or yung mga problems talaga ng current literature about your study. Kaya nga, ginagawa mo yung study to address those shortcomings, di ba? So, yun yung objective mo. And the last one is the contribution. What will be or what will happen once the issues are addressed? So, ano ang magiging contribution ng papel mo? No? So, kapag natapos siya, paano siya makakatulong sa body of knowledge na meron na tayo? So, that is TIOC approach. No? Kapag kinuha mo ang introduction ng ganyan ng style, magiging substantial ang papel mo. Okay? So, once again, we have the TIOC, trends, issues, objectives, and contribution. And if you can notice, the trend is from general, no? Because when you speak of trends and issues, you are actually you will be referring to, you know, national, international articles, literature. So it's general, no? Then papunta ka dun sa specific kasi you are signifying the objectives of your study. So that's is very specific, no? Kasi about yun sa study mo. And once again, magiging general siya kasi you will be pointing out the contribution of your paper to the knowledge that we have. So, from general to specific to general. So, very good or parang very smooth ang dating ni TIOC pagdating sa introduction. Okay? Unless your capstone project teacher, Ma'am Sherlyn, ay mag-add ng mga other points dito, pero mas maganda na ganito yung magiging pattern nyo. Okay? Do you have questions? May questions po ba? Hello? May kausap pa ba? Okay. Thank you, Clarence. Nandyan pa ba kayo? Apo. Ayan. Yes po. Okay. Salamat. Kasi baka hindi na pala, disconnected na pala ako, ano. Okay. So let's move on to the parang sub element of introduction, which is yan. No? Do you believe that you cannot cram the RRL? Do you agree? Anyone? Sige, pwede mag-type po sa ating ano. Do you agree? You cannot cram. Yes po. Sure? No? Totoo ba? Sa danas ko, mga estudyante, ginagawa ng isang gabi yung RRL. Pagpasa sa akin, the next day, mainit-init pa, no? Kasi sinasabi na, don't underestimate my power. Di ba? parang gusto nilang i-test yung kanilang ano, power, no? Parang gaano ako kagaling mag-cram yan. Kaya nagpapasa ng mainit-init na RL. And mind you guys, alam po ng research teacher na yung sinubmit nyong RRL ay ginawa nyo kagabi lang instead of weeks na inipon nyo yung RL. Halata yan ng inyong research teacher. Malalaman niya ni Ma'am Jerlyn na kagabi lang to, mainit pa. Oh. Baguhin mo yan. Something like that. Aramdam po yun ang mga teachers, no? So, paano ba ginagawa ang literature? Isa sa pinaka nakakapagod gawin kasi ang dami mong kailangang basahin, 'di ba, na naalala niyo yung sinabi ni paring Brian kanina, no? 6 hours of reading tapos isang statement lang, dalawang citations na malalagay mo. And ano nga ba ang literature review? It refers to any collection of materials on a topic. It discusses publish information in a particular subject area, no? Before, itong literature review may 3 parts pa, no? RL, yung RRL, review of related literature. So RL means
related literature, may tinatawag ring related studies or RS, at may tinatawag na RR or related readings. Pag sinabing related literature, ito yung makikita sa books, sa article, sa journal, okay? Kapag sinabi namang RS, ito naman yung makikita sa thesis at sa dissertation. Whereas, kapag sinabi namang RR, related readings, ito yung mga makikita sa memorandum, yung nasa constitution, nasa mga sa mga ordinance, ayan yung mga related readings na tinatawag. So, kapag pinagsama-sama yan, tinatawag na lang siyang literature review ngayon. So, isa lang yung kanyang pattern, no? Generally, ang pattern niya ay it contains summary or recap ng lahat ng important information about your study and synthesis, no? Dapat may synthesis siya sa dulo, which is a reorganization or reshuffling of information. Ano itong summary and synthesis? Sa summary, nandoon yung hinanap mong lahat na literature about your study. No, nandun lahat. Nasa summary yan. Dun mo siya ilalagay. And then, sa synthesis, sa dulo ng literature review, dapat meron yung parang statements na nagsasabi paano related itong mga literature na to sa study mo. Hindi dapat basta-basta iniiwan yung summary ng literature review. No, kapag nakapagsulat ka ng literature review, stop na yun doon. Hindi dapat. Dapat sa dulo may synthesis. Paano connected itong mga literature na to sa current study, sa study mo ngayon? Diba? Kasi kung wala siyang synthesis, para saan yung mga hinanap mo? Although related siya, no? Kaya nga related literature, related siya, pero baka hindi makita ng magbabasa yung connection ng mga hinanap mo doon sa topic mo ngayon. Okay? So, this is the how of literature review. It summarizes and synthesizes the arguments and ideas of others without adding opinionated statements. Alam natin na ang research paper is a factual paper, no? Hindi basta-basta naglalagay ng speculation and opinions dito. Okay? So, paano naman siya sinusulat? Siguro, familiar na kayo dito sa essay approach, no? Siguro familiar na kayo sa essay approach, pero hindi nyo lang alam na essay approach ang tawag doon. Ito yung isa sa pinakamadali at pinaka-common na ginagawa ng mga researchers. Okay? So, ano ang meaning yan? Ang essay approach ay synaptic and argumentative approach. Paano siya ginagawa? Pag sinabing synaptic dimension, it defines the variable and it states what has been said about the variable or its historical background. So, ito yung usual na ginagawa natin, no? Kapag may variable ka, di ba? Effects of sunlight on makahiya plant, something like that. Anong mga variable mo doon? So, yung sunlight, makahiya, and pwede pang maglagay ng mga intervening variables kung gusto mo. Pero, yun yung dalawang main variables mo, di ba? So, i-identify mo siya, tapos kukuha ka ng explanation sa mga variable na yon and magsasite ka ng historical background, you are already doing synaptic dimension. And I guess, ito na yung ginagawa nyo before. No? Nag-list down ka ng mga variables, tapos dinedefine nyo siya. Ano naman yung argumentative dimension? So, may problema ba doon sa mga sinite mong variable? No? So, argumentative dimension, you have to build arguments through sentence problematizing. Hahanapin mo ang mga issues na meron dun sa mga variables na yon and ipipresent mo siya dun sa synthesis. Paanong yung issues na yon ay related sa study mo, no? So, alam ko, ito yung usual na ginagawa ng mga bata, no? Pwede nyo rin tong i-adapt or kung ina-adapt nyo na siya, at least alam nyo na yung tawag. Ang tawag sa kanya ay SA approach, no? So yan lang yung ginagawa dyan. Mayroon pang isa, to give you just a glimpse of, parang itsura, no? Ng literature review pag natapos kasama yung synthesis, yung tinatawag na dendrogram. Ang dendrogram ay galing sa Greek word na dendron, meaning tree, and gramma, meaning drawing. So,
For example, you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, no? So, sa SA, sa synaptic dimension, kukunin mo yung mga historical and explanations ng bawat variables na yon. So, meron kang A, B, C, D, E, F, no? Yan yung mga variables nyo. And through writing down your literature review, pwedeng maghanap ka ng mga connection ng mga variables na yon. B, C, like i-connect mo si B and C, variable B and C, D and E, no? And then, i-follow nyo lang yung pattern, di ba? Meron naman tayong arrow down. So, yung DE, nag-combine siya sa DEF, yung BC, yan BCDEF. And mag-a-arrive ka doon sa ABCDEF, which is actually the synthesis of all the literature reviews that you have used. So, with that, meron ka ng literature review. So, pwede mo yung igawin as parang illustrative example for your literature. Okay? So, sir, pwede bang ganyan mismo yung parang may mga graph? Hindi ganyan ang paggawa. Yan lang yung pattern kung paano siya gawin. Yan yung parang illustrative example. Pero, ang pagsusulat pa rin ng literature review ay pa-paragraph form pa din. Okay? Ayan. So, another part of introduction, no, sub-element of introduction is the conceptual framework. Bakit conceptual framework ang pinili natin over theoretical framework? Alam ba ang difference ng dalawa? At di ba lagi natin naririnig, no? Ano bang difference ni conceptual framework sa theoretical framework? Parang pareho lang naman yung concepts and theories, no? Anyone? Meron ba? Ay, may nagre-raise ng hand. Michael? Yes, Michael. Sir, for me po, mas ano po yung conceptual framework over theoretical framework kasi ang conceptual po, mas madali po siyang intindihin and sinasabi niya po yung process ng research. Compared po sa theoretical, based on theories din po siya. Then yung theoretical po, pwede mo na, may pagkakataon na pwede mo na siyang i-include sa introduction mo or sa review of related literature. Okay. Very well said, no, Michael. That's good. Sorry, baka kanina pa may nagre-raise ng hand, ngayon ko lang nakita. Anyway, that's good, no? About sa process, yung conceptual framework and yung theoretical framework is pwede mo na siyang dalhin sa introduction. That's a good point. And from the word itself, ang conceptual framework ay yung mga factors, constructs, and variables na involved sa study. Pag sinabing theoretical framework, ito yung strong underpinning or substantive explanation or simply the theories related to your study. Now, sa SIP, mas ginagamit ang conceptual framework kasi mas mahirap maghanap ng theoretical framework sa mga scientific scientific experiments, no? Conceptual framework ang ginagamit kasi meron kang mga variables and kung paano siya ginagawa, no? So talagang proseso ang pinag-uusapan dito. Pag theoretical framework, more on social sciences 'yan eh. Pwede 'yan siguro sa UMS, no? I guess sa ABM pwede rin kasing conceptual framework sa ABM, pero pag UMS ka or parang mga papunta diyan sa mga social sciences, theoretical framework ang much better na gamitin. Now I have here an example of conceptual framework. Ito yung na-attendan kong research presentation sa San Beda last week lang, no. Dapat yun na nga yung date ng talk ko sa inyo, pero dahil bumangga siya sa engagement ko with San Beda University sa Rizal, no, hindi ako nakapag-talk sa inyo. So ito yung sample ng conceptual framework nila. Kung makikita nyo, ang study is about Pleurotus ostreatus or parang yung mushroom, yung tahong na usual na nakikita natin, yung kulay green, greenish to bluish na kulay. Tapos gagamitan siya ng vermity, isang klase ng pataba if you are familiar, no?
So ganyan yung kanyang conceptual framework. By simply inspection, by simply inspecting it, makakita ba kayo ng parang parang mali or hindi nagawa ng group? Anyway, this is the winning team, no? Sila yung nanalo. Pero napansin ko lang na medyo very small detail lang naman, minor mistake lang dito sa paggawa ng conceptual framework. Anyone? Pwede rin po mag-react ang iba. Yes, thank you, Ma'am Sherlyn. Pwede rin po mag-react ang iba. sige po. Meron bang parang nakaligtaan yung winning group? Sila yung nanalo eh. Best in research paper. Fruiting bags, doon nila pinalaki yung mga oyster mushroom, no? Ay, sorry. Oyster mushroom pala to. Hindi pala to. Pernaviridi, sorry. Oyster mushroom or kabute, sorry, no? Naghalo-halo yung topic, no? Yung topic. Sabi ko, bakit pinapalaki sa fruiting bugs yung tahong? Sorry. Meron din kasing isa, no? Parang effects of yung tahong ang ginamit nila sa pagpapalaki ng bitter melon yata. Pero ito, mushroom, no? Ginamitan ng pataba, pinalaki sa fruiting bugs. Okay. Akin yun, akin. Meron? May nagre-raise ba ng hand? Wala. Sige. Isa dyan ay yung ginamit nilang linya, no? Yung ginamit nilang linya. Maayos yung ginamit nilang experimental variable, which is the group A vermity, yung mushroom na pinalaki nila sa fruiting bugs gamit ang vermity and yung distilled water, isang control group, no? Ginamitan nila ng distilled water yung fruiting bugs para sa pagpapalaki ng mushroom. Okay, good yan. Pero ang minor flaw ay yung paggamit ng arrow, no? Ang ginamit nila ay linya. Kapag linya ang ginamit sa conceptual framework, it signifies relationship. Pero hindi niya pinapakita yung flow, no? Dapat from pleureus ostreatus or pleurotus ostreatus, merong linya pababa, papunta sa group A, group B. Linya papunta sa parang arrowhead, no? Arrowhead, papunta sa fruiting bugs and papunta dun sa statistical treatment or t-test. Yan ay pwede nyong gawin, no? Pwede nyong i-adapt yan, no? Meron kayong main variable and then experimental and control group. Tapos meron kayong statistical treatment sa dulo. Ano yung mga indicators na i-check nyo, yung pH level at fresh weight ng mushroom, something like that. And sa dulo, yun nga, yung statistical treatment. Dapat meron yang arrowhead. Okay, yun lang yung nakita ko na importante din. But, you know, these are grade 10 students and to think na nakatapos sila ng isang research paper, no? Anyway, buong taon naman nila yung diniscuss, buong taon naman nila. But still, nasa pandemic, no, hindi sila masyadong makalabas to perform experimentation. Grabe, sobrang nakaka-proud na nakatapos sila ng papel. Now, let's go to the parts of conceptual framework. We have conceptual bins, no, ang tawag dun sa mga boxes or sa mga bilog, conceptual bins yan, pwede yung gamitin. And ayan yung sinasabi ko about arrowhead, no. Kapag linya lang ginamit mo, it signifies relationship, pero yung effect, hindi niya pinapakita, or yung proseso. Kapag gumamit ka ng single arrowhead, ayan, it is used to point the effect of the independent to the dependent variable. And kapag double arrowhead, relationship naman, pwedeng bumalik, or parang pwedeng makita ang relationship ni independent and dependent variable. Pero for our case, dito sa previous example, ang paggamit ng single arrowhead is enough, no? Pwede ng single arrowhead ang ilagay sa lahat ng yan. Makikita ba yung aking pointer? Hindi makikita eh. Pero dito sa taas ng vermity from pleurotus ostreatus pababa, pwede na yung single arrowhead. Okay? They have questions? We're done with the introduction, no? Mukhang maglalampas tayo ng isang oras, ano? Hindi pala talaga kaya ng isang oras. Okay. Next. Pwede bang pabasa? Sino ba?
Eliandro. Eliandro, pwede bang pabasa ng simpleng convo sa mga PD itong mga to eh. Oh. Yeah. I love you. Yeah. Oh. Tapos, anong sabi ng girl? Do you have evidence to support your statement? Oh my God, di ba? Kapag yan ang sinabi sa inyo, yan ang sinabi sa inyo ng guy, ay, sorry, ng girl, no, di ba? Alam mo, nag-i-love you ka niya. Sinabihan ka, do you have evidence? Patay tayo dyan, di ba? Paano nga, paano mo nga sobrang research based yung sinabi ng girl? Paano mo nga papatunayan, no? Paano mo mapapatunayan ang statement mo? Do you have evidence? No? So girls, yung mga representative natin, nandito ba yung mga girls? Paano ba makikita yung respondents natin or participants? Hindi ko sila makita. Anyway, ayan. Kapag sinasabihan kayo ng I love you ng mga manliligaw nyo, dapat ganyan ang sagot nyo. Ano? Wag agad I love you too, no? Do you have evidence to support your statement? Okay. Well, yung evidence na yan ay pwedeng makuha by means of experimentation. Tama? Bago ka magkaroon ng ebidensya, kailangan ginawa mo muna siya. For example, willing ako, paano ba? Hindi ako sanay sa mga ganito. willing akong ihatid ka, for example, from school to your house, oh, 'di ba? Yung mga evidence, ginawa mo ba? And then points us to the next part, which is methodology. Itong methodology has 6 important elements, no? And it starts with the research design. Research design states that states the design and discuss briefly what the design is. So, halimbawa, experimental siya. Sabihin nyo bakit experimental, no? I-discuss nyo bakit experimental. And of course, bakit experimental ang gagamitin nyo doon sa study. Yun yung pinaka-importante. It's not enough na i-explain nyo lang ano yung experimental research, dapat sabihin nyo bakit experimental ang gagamitin nyo, bakit survey, bakit phenomenological, something like that kung quali naman, okay? So, next, the research local or study site and participants. You have to identify the study site, meron ka pang picture niyan dapat, okay? Tapos nakalagay doon figure something, research local, ganyan. What makes it interesting and highlight salient features. So, nandun siya, no? Kung meron kang Google Map, much better, i-support mo dun sa original picture ng, for example, building or area ng inyong research study, okay? And then, kasama na po, kapag na, meron na kayong research local, syempre, on the next paragraph, sasabihin nyo na doon makikita itong mga participants na ito. And sino-sino sila, you have to identify. Paano sila pinili by means of sampling, no? Anong sampling design ang ginamit nyo? Non-probability ba or probability? And indicate the inclusion and exclusion criteria. Medyo mabigat na itong inclusion and exclusion, pero sa inclusion lang naman, bakit silang pinili mo? Sino-sino yung mga posibleng pasok sa study, okay? Yan yung mga ano nyo. Ilalagay nyo under ng study site and participants. Kung kayo ay experimental, pwedeng tanggalin itong participant na to kasi variable yung pag-uusapan nyo dito. Mawawalan kayo ng participants, study site or setting na lang ang ilalagay nyo. Okay? Next. Next is data collecting procedure. Data collecting instruments. Ito, sobrang importante nito, no? Lalo na kung gagamit kayo ng questionnaire, no? Sasabihin nyo doon saan siya nanggaling, para saan siya, ano yung mga features or mga parts niya, and explain nyo doon yung system of administration. No? Kapag sinabi yung validity, dapat ipapacheck mo pa siya sa expert, no? Familiar naman kayo sa proseso ng pag-check ng instrument. Dapat kasi, halimbawa nakakita ka ng, pwedeng mag-adapt galing sa internet, no? Nakakita ka sa net ng parehong instrument, uy, parang pwede itong gamitin sa study ko, ah. Halimbawa, questionnaire, no? Parang pwede ito. Hindi siya basta-basta gagamitin agad. Pwedeng ipacheck mo siya sa for example, sa research teacher nyo para ma-validate kung tama ba, swak ba lahat ng questions dun sa instrument as regards your study.
Yun yung validity. Ang reliability sa mga test na ito eh, sa mga test, yung kung itong set ng respondents ba to kapag sinagutan nila yung questionnaire, pareho ba? Tama ba? Pareho ba ang magiging resulta dun sa next batch? That's reliability. And usually, validity lang ang hinihingi sa mga, kahit sa mga teachers, no? Yung mga research na ginagawa namin, usually validity lang hinihingi sa amin. Okay? Pero kapag sa MA, syempre, meron na rin reliability ng respondents and experts. Okay, kapag experimental naman, ito, ganito yung magiging data collection procedure. Ito yung sa experimental. Unahin natin to. It starts with the preparation of the material and equipment, accessing test subjects, and your experimental phase is extraction, administration, and monitoring, post-experimental phase, and how experiment results are analyzed. Yan yung data collection procedure kapag SIP. Pero kapag yung mga quantitative like social science researches, mas madali siya kasi entire data gathering mo lang, parang ikikwento mo lang paano nangyari yung data collection procedure and meron ka ng 3.4, no? Meron ka ng part na data collection procedure. Okay? Please take note of the data collection procedure for experimental, no? Yan yung magiging proseso. And second to the last, data analysis. It indicates how data sense making was carried out by identifying the tools or software used and how results are interpreted. Bakit mean ang ginamit mo, no? Bakit p-test? Bakit ANOVA, no? Bakit weighted mean ang ginamit? So dapat ang ginagawa diyan per SOP. Halimbawa, sa SOP na to, is there a significant difference between the fresh weight of mushroom using vermity and the fresh weight of mushroom using distilled water? Kapag yon, significant difference of two groups, t-test ang gagamitin, no? Independent t-test. So, explain mo bakit independent t-test and explain mo, ilalagay mo saang SOP siya sumasagot. Okay? So, para malinaw, no? Dapat per SOP merong tool, statistical treatment na nakalagay. Okay? For qualitative and quantitative methods used in analyzing the data, nakalagay dapat talaga malinaw kung anong data analysis tool ang gagamitin. For example, sa quali, di ba, meron tayong thematic coding, yan, yung mga, meron pang mas mabigat na QoLISI-7 method, medyo mabigat na yon. Pero for SIP, more on statistical treatment yan, no? Weighted mean, ANOVA, if you are comparing three groups, t-test kapag two groups lang, okay? So yan, kapag naman nagko-compare ng mga variables, relationship, pwedeng person R, maraming ano, and ang discussion ng data analysis as well as the statistical treatment will require us another hour or days para ma-isa-isa sila kasi sobrang rami, okay? And the last for methodology is the ethical considerations. It indicates how permission is sought from the participants and subjects, how informed consent is secured, and how protocols are observed, and how long the data gathering lasted. Gumamit na ba kayo ng informed consent form? Dina. Nandyan ba si Dina? Ba, natutulog na si Dina? Ayan, ang bilis, nag-open ng mic. Gumamit na ba kayo ng informed consent form sa mga previous researches nyo? Parang hindi pa po yan. Okay, sige. Okay lang naman. Familiar ba tayo kung ano yung informed consent form? Halimbawa, magtatanong ka sa isang tao, no? Kukuha ka ng information tungkol doon sa study mo, dapat may papipirmahan ka na pumapayag silang kunin mo ang kanilang consent or kunin mo yung, yes, yung consent nila na sagutan yung study. No? Kasi gumamit na kayo, baka hindi informed consent form,
letter to participants. Permission to conduct po, sir. Parang ganun po. Permission to conduct. Sa kanino nyo binibigay, sa principal or sa respondents? Respondents po. Yung permission to conduct para sa student po or sa respondent po. Permission to conduct. Opo. Ayun yung term nyo, no? Okay, sige. Usual na tawag doon ay informed consent form. Nakalagay doon, ina-explain kung ano yung research, no? Ano yung goal or objective ng research, yun yung mga nakalagay sa informed consent form. Para saan yung research, okay? Ano yung benefit na makukuha sa research, yun yung unang part. And then sa dulo, humihingi ka ng konting oras or parang ng consent para matanong sila about the topic na nakalagay doon na lahat ng information ay confidential, no? Pwede nila or pwedeng hindi nila ibigay ang kanilang identity, no? Hindi nila isulat ang kanilang pangalan. Things like that, no? Para lang ma-observe na nire-respeto mo yung respondents, okay? Na hindi mo sila ginagambala. Okay, something like that. Yun yung laman ng informed consent form. At kahit isang tanong lang, no, mahalagang mahalaga yung informed consent form. Kasi yan yung usual na na-overlook na hindi ginagawa ng mga researchers, no. And kapag dating na ng research presentation, hinahanap ng panel, hindi ma-provide kasi nakalimutan sa dami ng ginagawa. And ito yung babalikan natin kapag nagreklamo yung mga respondents, no? O bakit, kala ko ba hindi kasi naging malinaw? Kala ko ba hindi nyo ilalabas to? Bakit na-present sa ganito? Something like that. So, babalikan yung informed consent form. Sir, ma'am, ano nyo po, nakapirma po kayo dito, no? Kasi ang problema minsan, ano no, signing without reading, di ba? Pumirma lang, hindi alam kung ano yung nakalagay doon. So, kailangan inform nyo talaga sila, kaya ang tawag doon ay informed consent form. Okay? Now, kapag SIP, iba ang SIP eh. Merong protocol dyan, no? So, as much as possible, mga lower form of animals ang pwedeng gamitin. Like, lower form of organisms, not animals, no? Pwedeng mga, tawag dito, mga halaman, yung mga gamitin, ano, kung as much as possible, ibababa mo talaga siya, ano, hindi mo, yung mga vertebrates, medyo matataas na to eh, yung mga mammals, yung mga like cats, no, medyo mataas na yan. And, indicate how protocols are observed from choosing the test subject, no, how experiment was carried out using the test subject, and how monitoring was secured, no. So, i-explain mo doon yung mga bagay na dapat ino-observe kapag may ethical issues na involved, no? Dapat walang na-harm na mga animals, di ba? Kasi marami tayong makakalaban pagdating ng oras, di ba? Kapag meron kayong ganun na experiment tapos wala kayong ethical considerations or ethical issues na na-address, magkakaproblema tayo sa dulo. Okay? So next, ay yung result, no? So dito, it answered the questions, what did you find? No, it includes the following: results of all experimental in natural order in subsections similar to methods, no? Kung paano mo na i-present yung method as well as the SOP, dapat ganun. Halimbawa, ang unang mong tanong ay profile ng respondents. Dapat ang unang resulta ay profile ng respondents para hindi naliligaw yung nagbabasa. Una mong hinanap sa SOP, what is the profile of the respondents in terms of blah, 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 age, gender. Dapat yun ang makikita sa resulta. Yun ang unang makikita kasi yun yung unang mong nilagay sa SOP. Okay? It also includes the text, tables, and figures and statistical analysis that you have conducted. Okay? Ayan. Yun yung sinasabi ko kanina na in data gathering procedure, the result of data gathering procedure should be aligned with that of statement of the problem. Dapat lahat ng nasa SOP may sagot sa resulta, no? Mahirap yung nasa SOP siya, problem siya, tapos
hindi mo siya mailalagay sa resulta, hahanapin nyo ng mga reader. Okay? And you have to emphasize the answer for your questions presented. And you have to include the results that are not relevant. No? Kapag hindi hinahanap, huwag mong ilagay sa papel. Kaya nga, may scope and limitation tayo. And isa sa mga pinaka-safe dyan, kapag tinatanong ka ng panel about your paper na medyo malayo sa study mo, no? You could simply say na in our paper, hindi po siya naisamang pag-aaralan. No? In scope and delimitation of our study, this part, this variable is not included. Something like that. No? You just have to politely say it para makalusot ka. Yan yung ano dun eh, yan yung point dun. Okay. Pero minsan may mga panel kasi na they want to test lang kung gaano kalawak ang readings nyo. Kasi kapag nasagot nyo yung mga ganun, mas may point kayo. Ano? Pero pag hindi nyo alam yung sagot, you have to politely state your scope and delimitation. Hanggang saan lang ba yung pag-aaralan? Okay? Results and discussion. When explaining results, use past tense. No? For discussion of results, use present tense. Yan yung common for results and discussion. Now, for the discussion part, isa lang yung sinasagot niya. Ano ang meaning ng resulta? Again, you have to recap all your major findings and i-discuss mo sila. Sasabihin mo yung mga strength and limitations, no? Mahirap i-highlight ng gusto na yung study mo, kaya mo ginawa, ay first in the country or first in the world. Mahirap yon. Minsan, na-over-emphasize ng researcher na ito yung first na research na ginawa, wala pang research na ganito. As well as the limitations, no? Mahirap rin yung talagang ine-emphasize mo yung strength ng papel. Puro strength ka, puro kalakasan, puro kagandahan ng research. Dapat, sabihin mo rin yung limitation, no? Dapat equal sila, hindi yung sobrang na-emphasize si strength. Tapos pagbasa ng papel, sobrang rami palang weakness. Okay? Dapat both ang discussion niya. Okay? And, ayan. So, another part ng discussion, you have to explain what is new, why your results are important, and indicate what next steps might be. In this part, you are actually studying or discussing the implication of study. Ito kasi ang maganda. Para saan ang knowledge na nakuha nyo dito? Ano ang application niya sa practice? Yun yung implication eh. In 5 years time, itong natutunan ba sa research na to ay magagamit sa field, or in 10 years time magagamit pa ba ito? Yun yung mga makikita sa implications, and dapat kasama pa rin siya sa discussion. Okay? Okay. This is for all na, no? Minsan kasi may makikita kang figure sa RL, pwede kang makakita ng figure sa introduction and sa methodology. So, for figures and tables, these are some of the reminders, no? Use the most appropriate visual element. May mga time kung kailan dapat ginagamit si table. Mayroon time kung kailan ginagamit si photograph. Meron time kung kailan ginagamit si drawing, si line graph, si pie chart, something like that. Piliin mo kung ano dapat ang visual element na gagamitin. Caption is placed above of table. Dapat nasa taas yung table 1, profile of the respondents. Dapat nasa taas siya. Then you have the table for the profile of the respondents. And below of a figure. Halimbawa, may picture ka ng study setting, kung saan ginawa yung study, yung study site, okay? Figure 1, sa baba. Research local. Ayan. So, dapat nasa baba yung caption. And then, keep figures and tables simple and clear. Wala po dapat gumagamit ng chart junkies. Nakita niyo yung present ko na figure kanina, yung parang flow chart. No? Diba? Sobrang simple na lang. Mga conceptual bins lang and line. Iniiwasan kasi ang paggamit ng mga 3D displays, yung mga parang may kulay pa, diba? May mga background pa na kung ano-ano eh. Formal paper kasi ang research, okay? So, hindi siya gumagamit ng ganun. And wala yung mga sobrang striking na colors, no? Vibrating patterns. And
yun nga, no chart junkies, refer table 1 as table 1, not table above, no? Halimbawa, table above shows the demographic profile of the respondent. So, hindi dapat table above. Kasi kapag dumami na yung table at sinabi mo table above, anong table sa taas yung tinutukoy mo? So, you have to be direct, no? Kailangan sabihin kung table 1 yun, edi table 1. Table 1 shows, table 1 demonstrates, table 3 illustrates, yan, ganyan. So, you have to avoid mysterious coding. Yun nga, yung na table above, table below, mga hindi nakakatulong yan sa pag-intindi ng research. Ito yung sinasabi kong different visual information. Okay? Kapag photographs, di ba? Yung setting, pinicturan mo, it adds authenticity. Yung experiment, bawat step, merong picture, it adds authenticity. Meron dapat picture ang bawat experiments, tapos inilalagay na lang as part of appendix sa dulo na lang. Okay? Yan. For table, present exact data, flowchart, show processes, yan, line graph, bar graph, okay. So, basahin nyo na lang rin kapag kayo ay magbabalikan nyo, no? Hindi pala basta-basta gumagamit ng line graph, no? Dapat ang isang variable ng line graph ay time. Isang, yung time. Yung progress over time. Halimbawa, pagtaas ng tao over time. Yan, ganyan. Pag bigat ng timbang ng tao over time, hindi ka gagamit ng ibang variable. Dapat ang isang variable doon ay time. Yung mga ganong bagay, no? So, next is reference. Reference is list of all the sources you have used in the process of researching your work. For SIP, we are using APA 7th edition, no? Pwede rin naman yung 6th edition na meron sa MS Word nyo, no? Pwede pa siyang gamitin kasi hindi pa masyadong mahigpit dito. Pero si American Psychological Association, meron na siyang nilabas parang last year lang na 7th edition. Okay? Pwede yan yung gamitin nyo. Bakit nga ba tayo gumagamit ng references or isinasama yung references? Ano ba sinabihan ka ng leader, hoy, ikaw na mag-ayos ng references natin. Di ba? Paano na? Kasi ang hirap, di ba? Ang hirap ayusin yung reference, saan yung tuldok, saan yung dapat naka-italicize, saan yung comma, di ba? Saan yung may, anong tawag dyan? Open and close parenthesis, andami niyang rule. So, para, yes, segue, para malaman mo kung paano gumamit or gumamit ng MS Word, you know what, familiar ba kayo doon that your MS Word has a reference tab na pwedeng magtabi ng reference nyo? Itatype nyo lang kung anong reference or kung ano yung mga elements. Halimbawa, nakalagay doon, date, kailan nilabas yung article, halimbawa online article, pipiliin mo pati doon, nasaan yung online, nasaan yung, nakuha mo ba siya online, nakuha mo ba siya sa book, nakuha mo ba siya sa magazine, sa article, sa YouTube mo ba siya nakuha. So, meron doon na itatabi siya ni reference, gagawin siya ni reference para sa'yo. You have to supply the missing information, tapos pag-click mo ng insert references, matatapos na, magkakaroon ka na ng tadaan, ganyan. Okay? So, please subscribe to my YouTube channel. Marami diyang mga research. And ayan, kung makikita nyo, mayroon diyan sa gilid, no, research essentials. Top 15 questions commonly asked during final oral defense. No, how to prepare PechaKucha, yung kung paano, another way of presenting your research paper. Ayan, pwedeng mag-subscribe kayo bago kayo, ano, balato nyo na sa akin. No? And ayan lang po. These are my references. To my study, to this talk, and payo ko lang, mga bata, bilin ko lang sa inyo, ingatan nyo ang work immersion research capstone project, huwag nyong ibabagsak, okay? And thank you so much, I am your abang lingkod, your public servant, Gerald S. Martos. And again, you can subscribe on my YouTube account, sciencesenseiTV. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Maraming salamat po.
marami rin ako natutunan. Yung style na IMRAD, bago rin kasi talaga, sir. So sabi nyo nga po, ina-apply nyo na sa Kainta. When you propose the IMRAD, sinend ko rin talaga kay Sir Elmer. Hani po, sir. Tapos ang natanong ko nga po sa inyo, di ba, natanong po ng Sir Elmer na yan po ba ay naka-align sa ating division curriculum. Tapos edi sinagot niyo po sa amin na tama naman po na it depends dun sa curriculum natin po. Ano, so wala naman po talagang basically na style. Pero po, ang dami ko rin natutunan kaya nakikinig talaga ako eh. Pwede kong magamit sa action research o bago po kasi siya. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung ginagawa nating action research, ma'am, ng mga teachers, ano po siya? Ganun po ang pattern niya, naka-IMRAD halos. May mga, sa ibang ano lang, basic research, may mga dinadagdag lang sila, pero yung format kung paano gawin, ganun-ganun rin po talaga. Kaya konting adjustment na lang po ang gagawin. Good luck po. Yun, so sa mga estudyante, meron ba kayong question kay sir? So napakarami pong, I think marami pong natutunan ang mga bata. Ano, do bago po talaga sa kanila yung IMRAD na term. Ano po? So Ellie, ask ka, baka may question sa klase. Sige po. Chance nyo na po kasi suplado po ako sa ano, sa messenger. Hindi, joke lang. Chance nyo na po magtanong. Wala, anything under the sun, pwede nyo pong itanong. Siguro, ayan, sige, Eliandro, sige, go. May tanong po. Yung pong study po namin is entitled A Comparative Study Between the Vermicast Fertilizer and Chemical Fertilizer in Planting Brassica Reapa or Pechay po. So, ano po, yung tanong po po, sir, paano po yung sa subject of the study po namin, since ano po kami, mag-observe lang po kami and then wala po kaming mga taong respondents po. So okay, ano po yung pwede po namin ilagay sa subject of the study? Tulad na nasabi ko kanina, di ba, ang subject of the study ay under ng study site participants. So aalisin nyo na yung part ng participant, okay? Aalisin nyo na yon, ilalagay nyo na lang saan nyo ginawa yung experimentation. Ganun na lang kasi nga hindi kayo gumamit ng subject na mga individuals or persons para sa study nyo. And it's accepted, no? It's accepted po. Thank you good po. Luck. Good luck. Thank you po. Any more question? Sige, magtanong na. sa experience ko ng pagpapanel, usually ang tinitingnan ng panel, mas nabibigyan ng point yung simpleng research na naiintindihan ng researcher kaysa yung bonggang research na hindi ma-explain ng mga researcher, no? Medyo mahal na research, na expensive yung methodology na gamit, tapos hindi masyado ma-explain during defense, mas binibigyan ng point yung simple lang pero paikot-ikutin man ng panel yung tanong nasasagot ng research. So advantage yun para sa atin, mga galing sa mga sa atin sa public school, di ba? Medyo limited ang resources natin and kapag tinanong yung content, dapat kaya nating sagutin para maganda yung point. And ayun, yun yung mga point ko. And pwede niyo panoorin yung top 15 questions. Okay, ano pa po? Question pa?